Mac-foods. Mac-food trips muna tayo. Guys, let's head on sa ating drafting phase. Sit back, relax. Kami muna ang bahala sa inyo ngayon. This is the final game of the day. Bren Esports, Blacklist International. Bren, tinanggal na nila agad yung Diggy, pati yung 1-1. Sa Blacklist naman, tinanggal naman nila yung Fanny at yung Julian. This time, Bren Esports yung nasa first pick. So ito yung naging recipe nila kanina on game number 1. Mm-hmm. Kaya nakuha nila yung priority pick na nais talaga nilang gamitin. While for Blacklist, parang yung loop nga dito, parang sila yung nasa disadvantage. Kasi sa game 2, sila yung may choice. Parang itong Bren and Blacklist, mas gusto nilang game number 1, kanila na. Pero nire-respeto yung Atlas ni Ogwen na ganito palang kaaga, binitawan na kaagad yung ban. Valentina is open, merong Claude, merong Beatrix, may Paquito. Ano kaya kukunin ng Bren? Oo, they'd rather have bad times with the Valentina, kumbaga, kaysa yung Atlas. Good times with someone else. Then good times with someone else. Kasi totoo eh. And pwede natin sabihin na alam ng Blacklist kung paano na kukontrahin talaga yung Valentina pick. They could go for heroes na hindi talaga ganun kaganda na gamitan ng IMU, and naging effective kasi for game number 1, ang ginamit ng Bren was Kadita, yung mga instant killers, instant combos for few. With the Valentina kasi, sobrang team player ng hero na to. But Mathilda again, hindi na siya, Mathilda Airlines and Mathilda Air Force. Grabe yung force na binigay niya kanina. May daming Geno. Mathilda Air Force. Air Force na siya eh. Kumbaga talagang dati, naghahatid lang siya ng tao dun sa may likod eh. Tapos, dumarating yung point na talagang may suntukan pa ng onting nagaganap dun sa likod. Pero ngayon, kapag tinamaan ka ng Mathilda Air Force, feeling ko, sumasabog ka na lang eh. Oo, may kasama ng damage. Kasamang Paul. Ito na yung ano, ito na yung bagong shade nga ng Blacklist na parang merong improvements doon sa usual ube natin na napapanood before. Pero now, ang kukunin nila ay Mathilda and Deroth. Ayaw nilang i-reveal yung tanky heroes kagad kasi nga baka naman mag-carry itong Bren Esports na talagang madalas nilang ginagamit. Pero yun nga, hindi magpapapigil ang Bren Esports. Hindi man kayo kumuha ng tanky heroes, ito pa rin ang magiging loop namin. They will secure the Paquito plus the carry. Very similar on the game 1 team comp. Ano kaya yung ito third pick? Akai is open, may Balmond pa. Oo, open pa yung mga sustain heroes na pwedeng kuhaanin. Although for Blacklist, pwede na nilang i-secure yan. Pwede na silang kumuha ng hero for Haji. Although, yeah, better choice kung ilabas na nila yung tanky na hero na pwede mo pang ilagay sa other lanes. By the way, for Bren, napakagandang choice yung carry pick kasi kanina pinan ng Blacklist on the second phase. So and why not secure ka na lang ng hero na sure ka in terms of healing. And nalilimit din kasi yung mga jungle tank junglers na pwedeng gamitin ng side ng Blacklist International. It seems to me na hindi napilitan ng side ng Blacklist International na gamitin yung Melissa kanina dahil lang na-ban out yung sobrang daming marksmen. Feeling ko ito yung bagong timpla. Ito yung new shade of black na sinasabi doon sa vlog ni Bonchan na may mga bago daw silang dadalhin. At magsisimula na silang mag-experiment ngayon pa lang. Hindi nila aantayin yung next major patch. Just imagine, aabot pala tayo dito sa punto na open yung Beatrix pero yung Filipino sniper mismo nagsasabi na hindi, magmimilisa ako. Oo, ramdam na ramdam kasi natin yung naging difference in terms of the play for Blacklist kanina kasi mas kaya ni Ohev, depensa niya sarili niya with this type of hero. From the Filipino sniper to the Filipino puppeteer. Oh. Ito na to eh. Oo, kasi dalawa yung puppet niya eh. Dalawa yung puppet niya. O, si Models tsaka si Cuddles. Wow! Nagbabasa ng lore. Wow! Going back, Grok ang nakuha dito ng, na-ban out ng side ng Blacklist International. At kung papasinin mo nga naman yung first two, yung second and third pick nila is all physical damage. And ayaw mo naman na mayroong tumatakbo na malaking bato at winawasiwas ka ng power of nature. Oo, sobrang sakit na ni Fever kasi kailangan nila nang magpe-penetrate or makapasok agad. Kasi yung go away ng Melissa, crowd control siya. Pag merong Grok, pwede pumasok anytime. And instant wall charge. So again, with the Cho, ayaw nila ng mga instant na pwedeng pumasok doon sa defense line ng Blacklist. Heroes na ni Ogwen ang tinatarget ng Blacklist International. Ayaw nila yung crowd control na kayang ibigay
nitong roamer ng Bren Esports for the last ban of Bren. Pwedeng hero pa rin ni Wise, pwedeng yung ano eh, yung Balmond ulit eh. Balmond, kasi okay, ang pipick dito blacklist eh. Hindi din kasi pwede. Tignan ko ngayon yung heroes na meron dito, yung side ng Bren, ay ng side ng blacklist, parang hindi counterproductive na kumuha sila ng Franco in a sense. Dahil nga kapag ka nakapag-set up ng go away dito yung Melissa, kahit mahook mo mapapalayo siya, mapapalayo at mapapalayo ka lang. Well, pwedeng i-argue sa akin na baka hindi naman dapat si Melissa yung maging target. Baka meron pang ibang target na pwedeng piliin. Well, in fact, dito pa lang natin makikita kung ano nga ba yung jungler na pipiliin ng side ng Blacklist International. And hindi mo na sila kukuha niyan. Ang gagawin muna nila is kukunin nila yung Haji Hero. Napakaganda ng Lunox pick for Blacklist kasi pwede silang mag-rotate agad once nag-level 4 yung Lunox doon sa gold lane ng Bren. And if you are Super Marco, napakabilis mong ma-pierce through kapag ka Lunox yung magda-dive in sa'yo anytime. And looking at that, Bren, kailangan nila ngayon ng mga tanky na heroes. Kailangan talaga yung pang-counter dito. And Akai and Balmond is still open. Hindi, surprising na hindi nagkakaroon ng agawan sa jungle eh. Sobrang iba nga yung draft ngayon, di ba? Ibang-iba. Pati yung Bellatrix. Alam ng both teams na to na hindi talaga sila, sila maghahawakan or hindi sila magbaban out ng mga gold ng mga junglers rather. Lolita ang tinanggal ng side ng Bren habang kinuha naman nila yung Balmond. Sino nga ba magiging sagot ng Blacklist International? There is the Karina, there is a Baksha. Yung mga possible picks pa nila pwede gawin. Yeah. They go for a Rhenius. Ano yung jungler dito? So ibig sabihin, this is going to be Dairoth on the jungler role. So wow. This is going to be a different type of playstyle na makikita natin from Wise. Kasi ang Dairoth, di ba, more on damage talaga yung gusto mo. Yeah. Hindi na to more on the sustain, but we'll see. Kasi jungle emblem yung gagamitin most bago likely. Bago! Si Waze nga kasi yung nagsasabi na yung mga damage heroes, yung Benedetta niya nga, itatank build niya yan. Tank lahat. Oo, kasi isipin mo yung sustain na kayang ibigay ng Dairoth na nakatank build, di ba? Hindi mo talaga basta-basta matitakedown yun. Pero may narealize pala ako ha. Mm. Isipin mo yung Valentina, kukunin niya yung go away. Ooh. Tapos, magda-dash in siya doon ng dalawang beses. Basically, yung Valentina mo, naging Akai na. Ah, yes, kasi yes. Tinutulak mo na yung mga members ng side ng Blacklist International. So, subjective takes. So, objective takes, pwede mo siyang gamitin. Nasa gitna siya, no? Mm-hmm. Yun yung magiging purpose niya. And, yes, this is going to be an interesting matchup. Para sa ating dalawang teams, we have two heroes on the jungler area na classic nagkokontrahan din, Balmond and Dairoth. So this is going to be interesting. Pero tinan natin kung paano yung bago to para kay Super Marco. Although nakita niya na kanina kung paano yung skill set ng Melissa. So there could be changes kung paano siya mag-clear ng minion wave and this is a comfort hero for him. Uy, and Kamuti ka na makuha. Di Umay Venus at si Haji ang pinaka nagiging main target ng side ng Bren Esports. Dahil nga naman sa level 1 ay hindi ganon ka nakakatakot ang isang Lunox. And talagang ang laki ng window niya para i-go mo siya eh. Uy, si Wise. Ini-invade lang nila eh. Tapos dinidelay pero kayang-kaya nga. Ito nga yung kagandahan sa isang Dairoth. Tingnan mo na lang yung ginagawa nilang pressure doon sa mga pokes pero eventually nakakapag-regen din kagad. And pagdating naman sa laning phase, yung carry mukhang lugi nga sa Melissa dahil meron tong kasamang puppet. At saka hindi din naman kasi nag-Beatrix dito yung side ng Blacklist International kasi for some reason, hindi nagiging maganda yung sniper shots ng isang Beatrix kapag merong mga skills like Phantom Step. Yung talagang makulit na ano na marksman na kayang iwasan yung mga shots mo, definitely hindi nagiging okay yun para sa'yo. Kaya naman tingin ko, Beatrix talaga ang pang-zone nila. And ang daming pwedeng tanggalin ni Ogwen dito. Kung papansinin mo, with that bulwark, pwede niyang tanggalin yung Chaos Bolts, pwede niyang tanggalin yung mga first skill dito ng isang Mathilda. So, sulit ang pwede niyang magawa mamaya sa mga clashes. Pero, in terms of the skirmishes, kailangan pa natin tignan kung ano nga ba yung position na gagawin dito ng side ng Bren. Oh, speaking of positioning, magle-level 4 na rin, even ang Pandora, saktong-saktong manggagaling sa XP lane yung ating turtle. So, this could be a 4v5. 4 versus 4 dito sa may turtle take natin. But right now, low mana. See if you, so baka hindi tayo makakita ng medyo spam in terms of skills.
knowing sa isa siya sa mga pang-zone. Lunoks ang gagayahin niya. By the way, na-skill dito. Pwede lang i-assault dito yung mga members para ipila through yung HP na meron sila. Marireset yung turtle. Si Edward nang gugulo lang. Tatauhan siya ni Kyle Teezy at tuluyan siyang bibigyan. Kakayanin nga ba? Hindi na itutuloy. Edward, Mr. Consistent, na ukuha niya yung kailangan ng kanyang team, which is the Vision. Yung info na napoprovide niya, pero because of that, walang buff si Wise, hindi na siya kukontest pa. Laban ng Lethal Counter Retribution at Abyssim Strike Retribution, parehong kayang mag-execute kapag low na yung HP at pagandahan na lang at paunahan ng pwesto doon sa may Turtle Pet as of now. At sila Umaybino, sila Haji, hindi sila natatakot ngayon masyado dahil nga nakuha na nila yung level 4 ultimate sila. At makikita natin na naman mamaya ang Air Force, yung Mathilde Air Force, dahil nga tingin ko ang sasama sa kanya lumipad with the Guiding Wind is going to be the Lunoks. Oo, diretso, no? Mm-hmm. Actually, napakaganda nun. Yung Lunoks, after nun, pwede ba mag-Ruby Didi play? So, grabe yung range ng possible Ruby Didi. Or actually, pwede din si Wise with Abyssum Strike. Hey, si Wise. Pero wait lang, speak of Wise! Inabangan siya dito ng dalawang miyembro mula sa side ng Bren. May Numinon Blast! Tatamaan pa! May Lethal Counter! First Blood ang makukuha ngayon ng Bren Esports. Si Omay Venus, mapipilita mag-back away. Grabe na yung damage ni Kyle Teezy. Una siyang nakakuha ng kanyang Golden XP. Yung difference nila, at some point, may kita natin, lamang yung blacklist ng bahagya sa gold, even securing that First Blood kill. So, advance yung blacklist sa kanilang gold. Yung gold nila is nakuha din nila doon sa pag-angat ni Oheb doon sa may mismong lane niya because of the outer turret energy shields. Kasi kanina, by the way, nung nagtuturtle take ang side ng Bren, napauwi si Super Marco, tapos nakapag-push si Oheb. Kaya yung rotation ngayon ng Bren is focused doon sa Maya bottom lane kasi kailangan nilang pigilan. And nandito si Haji with the Chaos Darkening. Pandora daw, gusto niya ata talagang bigyan si Edward doon or si Haji, kaso masyado malayo at hindi niya napapwersahin. Kung papansinigitin kasi dito, kung bakit nakuha ng side ng Blacklist International yung gold lead ngayon, dahil nga, kung papansinin mo si Kyle Teezy, kanina pa siya nakikipag-duel or nakipag-skirmish doon sa mga heroes ng side ng Blacklist International. Habang si Wise, kung papansinin mo, talaga nakatutok siya sa pag-clear ng kanyang jungle creeps. Kailangan niya munang maghabol dahil sobrang bilis nga kumuha ng objective nitong isang Balmond. Alam niya rin, ayun na yung sinasabi kanina, Butters! Abyssum Strike Retribution combo versus the Lethal Counter Retry. Pero hindi nag-commit doon si Kyle Teezy. Kyle, cooldown pa. Take her out para kay Owen. Hahabulin siya dito ni Wise. Maaaring bigyan ni Luminum Blast. Sino kaya tatamaan? Super isa Marco! Super Marco for the assist. Si Wise kasama si Kyle Teezy. Kaso si Super Marco nakapwesto. Wise will try to back away. Pero si Vue, napapasok na. I am you para sa Lunoks ni Haji. Saktong-sakto para dito sa Bren. And ginamit talaga ni Few yung kanyang flicker para mapigilan dito ibang players ng Blacklist kasi ang dami na nilang nakomit ng mga skills. Kailangan meron sila matranslate into an objective and that objective is makakuha ng kill. Para naman ngayon, sa side ng Blacklist International, we could see players na freely farming doon sa kanilang mga side and giving vision for the whole team. So later on, magiging alaban na lang to kung saang lane mas angat yung minion at pwede mag-go. Pero iba yung pwede mangyari dito sa may bottom lane. Ganito yung play usually na pinapakita ng side ng Blacklist International. Kung papansinin mo, si Wise ang sasama. Mamaya tingin ko pa rin kay Oh My Venus. Lalo na kapag circling Eagle Guiding Wind. Dahil nga, hindi ganun kaganda yung mobility ng isang Dairoth kung iisipin kung wala siyang flicker na nagagawa. Yung Abyssum Strike flicker, isa yun sa mga pinaka-deadliest kits na meron dito ang isang Dairoth. Pero naman yung Blast! Hindi na tama. Hindi ginumit dahil wala nga yung flicker. So ginamit niya lang yon. In case na may matamaan, pwede lang i-go. Pero Bren Esports currently, hindi pa rin nila. Sobrang dikit lang naman nung gold. Hindi gaano nagkakalayo. Pero in terms of the control, because of that turret takedown from Bren Esports, definitely mas mataas yung control nila. Nag-switchero na sila. Swap lane na. Doon na sa taas yung dalawang gold laner, si Edward at Pandora. Dito na sa baba. And a part of that control, pwede din natin sabihin na napakaganda din kasi ng pagkakagamit or pagcapitalize ni Few ng kanyang passive with the Primal Force. Mas angat ang kanyang level as compared to Haji. So yung burst damage niya, pwede makapag-focus fire agad on a specific squishy hero. Huli yung isa, makukuha na ni Kyle Teezy yung pagong.
sinimulan at hinatak ng Blacklist International pero agad itong nanakaw dahil sa timing ng Preni Sports. Iyon yung commit na ginawa ni Ogwen. Ginamit niya yung flicker, ginamit niya yung Dominion Blast just for the sake na makuha nila yung turtle. At ganito humawak ng lamang para sa side ng Bren Esports. Kasi sa totoo lang, at this point on, eh gusto mo pa rin makapag-farm muna si Super Marco bago kayo mag-go na talaga. Oo, at saka binibigyan talaga nila ng space. Kaya din, ang ginagawa ng Bren ay umiiwas sila doon na sa possible lane. Pero kita natin ngayon, ayun na, ginamit na yung go-away for Ohem. Uy, sakit ni Pew, by the way. Si Pew ay napakasakit na, pero may brilliance pantakas doon sa ginawa ni Wiseman. Nakabang yung Abyssal Strike. Luminum Blast makakancel si Super Marco. Hindi na makakalapit pa. Haji with a burst damage. Kaltizi maliliparan. Andito na nga ang Mathilda Air Force ni Mamsus. Ito yung kailangan mong ingatan pagkakalaban mo yung Black. Kala mo talaga ilang tao lang. Kala mo tatlo lang eh. Oh, tapos pala. Bigla mo marirealize. Ay, lima na pala sila. Oo. Tsaka ang kinagandahan kasi ron, alam ni Wise na if ever na tumama yung Abyssal Strike niya, that could be an instant kill for them. And even the other players of Blacklist, meron pang dash yung Chaos Assault dito ni Haji. If ever man na hindi masecure yung kill na yun, meron pa siyang panghapol na skill. At dahil doon sa pagkakakuha against the player of Brenna, meron na additional na mga items ang mga players natin for Blacklist. That is the Lightning Truncheon para dito kay Haji and even for Wise, Athena's Shield. Kasi nga naman, ang nagsistorm na skill sa kanya is si Pew. So, inaantay natin ngayon para sa side naman ng Bren is kung paano i-capitalize yung taunt plus yung Numinon Blast. Pero right now, Blacklist International, nagtitipon-tipon na ulit ang kanilang puwersa. Conceal play. Himig lang muna, naghahanap ng pwedeng bigyan. Si Oh My Venus ang namataan. May guiding wind pa atras. Hindi aabutin ang range nila. But now that the Lord is up, maaari itong i-bait ang dalawang kuponan. Ipinupol lang ni Ogwen. Gusto niya lang ditong malaman ng Blacklist. Nandito din kami. Kailangan nyo rin pumosisyon kasi kung hindi, pwede namin tong i-rush kagad. Uy! At si Wise ay nakakutob. Dahil nga, pagka nandun ka sa loob ng marka ng Numinon Blast, may slow. So, pagka may lulita at feeling mo na na-slow ka, eh definitely kailangan mo mag-abang kung meron bang Numinon Blast. At si Wise ang naging target nila. Magiging trade dito si Wise habang yung kanyang makakampi ay libreng-libre na kumuha ng Lord. Retriuser nga ang nakuha nyo pero kaya naming tatlong kunin ito. A free Lord for Blacklist International. Wise just bought some time. Masyadong mabilis ang pagpilas talaga sa isang Lord. Lalong-lalo na kapag ka meron kang Lunox. And it's one of the powers of the Lunox na talagang kaya niyang pabilisin yung mga objective taking capability. Pero, Luminon Blast! Master Ogwen with a Luminon Blast capturing three members mula sa Blacklist International. Edward naman dito, hinaharapan yung tatlong miyembro. Kukuha siya ng isa, napatumba si Kyle. Ito yung ginagawa nilang play na kayang-kayang isoak up ni Edward yung damage and because of that, walang jungler yung Bren Esports. So technically, medyo lamang yung Blacklist in terms of the numbers doon sa mga players nila. Speaking of numbers, talagang ina-outnumber din ni Edward yung mga players ng Bren kasi alam niya, pinaka magka-counter lang sa kanya would be yung free hit ng carry. Pag hindi niya nakikita yung carry, sige, mag-zone out ako na mag-zone out. Kita naman natin yung kanina. But speaking of items, uy, kapantay lang ni Edward ng gold yung marksman ng Bren at 7.5k. So, mataas yung mataas ang kanilang defense dito. Mataas ang kanilang hybrid regeneration with this Uranus and even Mathilda. Para tong kakaibang level ng Rafaela Uranus na combo with that. And right pero now, luminit ang mapa ng Bren. Si Pandora, tingnan mo yung pwesto niya. Pwede siya makahuli ng isang member dito. At may combo na ibabato. Kaso, ang kunat ng isang Diroth. Lalo-lalo na kapag sabihin na natin, hindi talaga siya yung main damage dealer as much as we want him to be. Ngayon, papansinin nyo, yung mapa natin is naka-spread out na at tila bang Blacklist International na yung nagko-control ng gubat netong side Uy, si ng Blacklist International. Si pero Haji Venus, tinamaan! Aabutan pa nga ng Luminon Blast kaso nakalipad na karin dito si Oh My Venus. Sabi dito ni Ohem, go away, umuwi na muna kayo. Hahabulin pa rin nila si Pandora, papapatakbo na. Si Super Marco aabutan, may flicker out. Count easy, slow. Makakatakas yung tatlong miyembro pero because of that play, si Haji yung nakuha pero naging casualty naman from Bren, I see Pew at si Ogwen. Definitely
a win for Blacklist International doon sa trade na yun. Oh, napakasakit talaga ng damage dito na nga, Melissa. Imagine mo kanina yung linking skill niya. Again, another circling eagle. Uy, wait lang! Ang sakit! Ang sakit ng bitaw! Nung linking skill, nung Melissa, ramdam na ramdam mo, naka-antikiras pa. So, 8% na pagbawas doon sa physical attack ng Brent pag tinamaan naman siya kung may balik sa kanya. So, ay, ang hirap talaga. Yan yung tinatawag natin, Eyes on You. Na technically, pagka nalapagan ka niyan, eh talagang yung range eh. Yun yung nakakatakot eh. Lawak. Yung slow, yung range, yung utility na nabibigay niya, pipili ka eh. Susuungin mo ba yon o tatakbuhan mo? Oh, delikado kasi yung damage. Parang makabagong PNK nga itong Melissa na to. And ang ganda rin na counter nito sa mga teams na madalas magsama-sama. Pag dikit-dikit kayo, para kayong kumukuha ng damage ng parang Mia na nagbe-basic attack. Madami yung tinatamaan. Nominal Blast! Lahat sila pupwesto sa gitna ng cone! Nahuli dito! Nag-release watch! Si Wise ang ahabulin dito ni Caldizzi at Super Marco! Pero mukhang hindi nila abutan. Hindi bibitaw si Kyle. Pero mapapaback away na Pandora. Just waiting for the perfect moment. Haji! Andito na yung burst. Ruby Didi play nga ba ang kanyang gagawin? Ogwen ang uhuluin nila. Pero mukhang mababaliktad pa. Edward dito. Sobrang consistent. Abysim strike! Hindi tumama! Little counter ang dalaeng! Pandora! Oh my Venus, mapapaback away! Habang ngayon, si Edward na lang ang mag-isa na makikipagsayawan sa mismong Lord. Sobrang sakit ang Bren Esports. Lamang sila sa numbers. Dalawa lang yung buhay. Bren Esports, the Hive! Ogwen with a play! Nung napansin niya na hindi nag-check ng brush doon yung side ng Blacklist International, ginamit niya at hindi na-call ng members ng Blacklist International. Teka lang, na-slow tayo. Kasi nag-tunnel vision sila doon sa isang member ng side ng Brenny Sports. Napaka-crucial ng Numinum Blast na yun kasi sumakto na doon yung Kona na, or yung area of effect of that. And sumakto pa din yung taunt skill ni Fuse. So nakasabay-sabay na. And Blacklist International, nakita rin natin yung damage. Pero sumakto din naman yung pagdating ni Pandora now at 1-0-3. But looking at the itemization, makunat ang mga players ng Bren and even the players of Blacklist. Another Numinum Blast. Wala nga na flicker. And Blacklist, hindi talaga nila patadaanin doon sa kanilang tore. Napakabilis na pagdepensa. At doon sa last pixel na lang, bago matamaan yung kanilang tore, ay natumba na. Kaya walang damage na tinake yung tore ng Blacklist International. Ngayon naman, it's 14 minutes into the game. Almost 15 minutes. Alam mo, itong mga klaseng games na to, this could go either way. Pareho tayo nasa scoreline na 9-9. 44K, halos 1K lang yung kalamangan na side ng Brenny Sports dito in terms of gold. Di gaano kalayo, posibleng mabaliktad. Dikit na dikit lang yung gold. Parang hindi nagmamatter even the turrets. Kung papansinin mo, parehas yung turret takedowns nila. Parehas din, mirror lang doon sa top lane and sa bottom side ng Brenny Sports. So, kung titignan na, parang inhibitor turret na lang yung kailangan lang protektahan. Kasi nga, kailangan lang talaga nila pumosisyon just before the Lord response. Kasi yung Blacklist ngayon sa teamfight, maganda yung ginagawa nila eh. Pero lagi nakabang yung Bren. Oh, nakaready din yung Bren for the counter engage. Pero take note of the positioning of Wise. So grabe no? Yung mga jungler natin, gamit na gamit na ulti. That was the lethal counter, even the Abyssum Strike para lang na-secure. Yung mga buff kasi additional damage na yun for them. Ang inaantay na item dito ni Hachi would be the Holy Crystal for additional magic damage against the tankiness of Bren. Rumentry lang si Wise. Ito tinatawag natin agawan portion. Kasi confident yung dalawang junglers natin dito na meron silang enough kit para tapatan ng isa't isa. Pag-usapan na nga natin, Lethal Counter at Abyssum Strike. So, papansinin mo, sila Wise dito, talagang ano lang eh. Okay, ini-invade mo ako, sinusubukan mo ako kunan, sige, Abyssum Strike ko. Meron ay, sige, hindi pa eh. Sige, retry ko na lang. Mabilisan na lang ng pagalingan ng instinct. And Wise, by the way, ay meron ng immortality. So, napakakunat na rin. At extra nakatapangan para sa kanya. Ito na inaantay natin na damage item for Haji with the Holy Crystal. Mas may ilang somehow, si Fiu and even Ogwen, or actually even Kyle DC na pumasok na lang instantly. And now, at the almost 17-minute game time, kamuntingan si Oh My V, pero ito na naman yung Lord Dance natin ngayon. Ne, doon lang. Because of the call na ginawa nila na low si Oh My Venus,
nag-start yung brand agad ng Lord. And nakikita mo naman yung plano lang talaga ni Few doon. Para tanggalin lang yung immortality. Ayaw niya na na mabuhay ba si Venus na isa pang beses kapag na-takedown na nila. Because that will definitely pose a problem, lalo na yung mga guiding wind plays na pwede niyang gawin. Uy, by the way, ginamit ni Owen yung Bulwark Shield niya. So pwede nga mag-poke na mag-poke yung mga heroes dito ng Blacklist International. Mataas ang minion wave ng Bren doon sa may top lane. Pwede mag-force ang Blacklist for a team fight. Pero grabe yung pulo. Grabe yung pulo. Si dito Pandora. Ni Candice sa Lord. Oy, wait, double blast. Si Pandora nagpupush sa taas. Kaya mahati yung mga miyembro na Blacklist International. Tuloy ang clash. Pero wala na si Owen. Hahabol dito si Oheb. Pero makakapag-hold pa nga sila. Basta ang inhibitor turret. Pero dahil sa trade, Owen kapalit ng Torres sa taas. Lord naman ngayon ang magiging target ng Blacklist International. Kumpleto sila. Kaya nga naman meron silang advantage pagdating dito sa mismong pakpakan. Hinahanap na ng Blacklist International dito si Kyle Tizzy. And Kyle Tizzy will go down. Tingnan mo yung damage output na meron yung Lunox. Meron si Oheb at meron si Oh My Venus. At ang away na to, si Oh My Venus goes down. Super Marco na dito na! Superman kung may iwan sa kita, may flicker out ang magamit na rin ang Wind of Nature. Si Pandora ang dumating, pero buhay pa rin si Wise. Ito yung retry user na sobrang importante dito sa Lord fight. 3v3 ang mangyayari, pero tatauhan lang sila ni Edward. Hindi kayo pwedeng dumaan dito. Do not cross, nakalagay sa linya. Pero kalahati na yung buhay ng Lord. May conceal play na magaganap. Pandora dito. Sila Edward, hinuhuli na nila. And that's going to be the moment ng blast. Hindi makaka-analyze sila. Oh, surprise! Winter Transform! Pandora goes down! Immortality is popped! Makakatakas pa si Pandora, pero napakaganda ng ginawang play doon ni Edward para makasurvive. Si Owen dito at targetin ni Owen kasama si Wise, pero makakasurvive pa rin sila. Napakaganda ng palitan, walang nababatay, pero lahat sila dito mapapaback away. Ang sakit sa ulo! Pagalingan na lang kung baga maglatag ng mga skills para sa ating mga players. Even for Oheb, even for Super Marco, alam nila kung saan ibibitaw. For Pandora, sumakto din yung flicker niya doon. Sumakto yung jump skill niya just to back away. Even Edward, yung kanyang Winter Truncheon, para nandoon sa point na yung skill ni Oheb ay nandoon sa range ng teamfight na yun. Yung charge ni Owen, para lang hindi mapush na magkaroon ng Lord. To make a statement for the side of Bren Esports to secure the playoffs para sa side ng Blacklist International. Ito yung pinaglalaban ng dalawang kupunan na ito ngayon. And right now, this is one hell of a game. Sobrang dikit ng laban na to na hindi natin malaman kung sino nga ba talaga may hawak ng kalamangan. Si Haji! Si Haji! Nauli! Nauli si Haji! Wala na yung burst damage sa asahan nila. Tapos si Edward, na-depensahan niya si Pandora doon. Yung Lord, grabe yung pull. So right now, for Blacklist International, there's a struggle kung uunahan nila. De-depensa ba sila? Magkocontest ba sa si Lord? Oheb, meron na immortality. And nandito lahat ng vision na kailangan ng Bren. Si Owen dito ang tatao. Ang tapang ni Super Marco! Ang lalim na itong pwesto niya! May pwestohan niya, ayaw niya palapitin. Pero si Wise Eagle, numinablas, tatama nga ba? Pero hindi na umabot kasi napatumba na ang Queen. Ngayon naman yung Lord ay libreng-libreng makukuha ng Bren. Hindi na kayo pwedeng lumabit. Ito na nga ang pag-aantay. Depensa literal para sa Blacklist International. Sobrang tagal ng back and forth na yon, yung sayaw na yon. Malahuling ilbimbo ang galawan. Sobrang tagal talaga ng buwelo. Pero dahil nga may pick-off na nagawa yung side ng Bren Esports, yep, doon sa may taas kay Haji, mas lumakas yung loob nila. And dahil doon, nawalan or natalo sa numbers game bigla ang Blacklist International. Yep. It all started doon sa may pick-off against Haji. And after pa noon, nagstay si Pandora sa lane. So si Edward ay medyo nalito kung de-defense ba siya kanina. Tutulong ba siya doon sa may teamfight? And even for Owen, gamit na gamit ang Numinum Blast para na ma-push back ang players ng Blacklist. Napakatagal ng daan ng Lord doon sa may top. Kamundi ka na si Super Marco and the Blacklist International. Kailangan din ang depensahan to. Lima laban sa lima ang mangyayari. Ipipilit ka nga ba to ng Bren Esports? Kailangan lang maging maingat kasi isang pagkakamali lang maaaring mabaliktad yung sitwasyon. Blacklist International, sama-sama sa base. Owen dito, pwede siyang mag-antay nung kanyang Numinum Blast before going in. Circling Eagle, yung IMU na nakuha ni Few. So pwede silang gumawa ng Miracle Setup dito na sabay-sabay yung pagpasok. Babasagin nila. Napakatapang Super Blast mo! Pero hindi i-commit yung Flicker. Hindi muna sila tutuloy. Ubos ang Inhibitor Turrets. Pero mukhang reset muna for both. Kitang-kita natin kung gaano ka-importante na lagi nakaangat yung minion wave ng Bren sa may top lane. Kanina, nagpo-push yung side ng Bren sa may bottom lane. Pero dahil nakita na nakaangat at si Pandora nandun, medyo nagkaroon ng movement na de-depend
points ulit para sa kanila. So, napaka-importante ngayon sa ating laban kung sinong team ang may madaming immortalities. For Pren, ang may immortality is Ogwen. For Blacklist, tatlo or apat na players na mayroong immortality. So, pwede sila mag-go anytime kapag ka nagkaroon ng moment where naaangat ang Bren pagdating sa teamfight positioning. Kaya nga, ang galing din ang ginagawa ng side ng Bren Esports, specifically on Ogwen side. Para makapag-push sila ng mga tore doon, ginagamit nila yung Luminant Blast para itaboy yung members sa side ng Blacklist International at gagamitin nila yung opening na yon para mabanatan yung tore. Op, op, op. Speaking of banat, makakabanatan yata yung mga teams natin. Si Haji, binibigyan talaga ng pressure si Kyle Easy, pero same as Bren, na binibigyan ng pressure si Omay Venus. Si Wise ata pwede nilang bigyan, mati-terrify siya, pero may guiding wind pa atras. Ngayon, controlling the minion waves na lang. Yon ang ginagawa ng dalawang teams. Edward, tinatry niyang pangatin yung minions nila, pero mas mabilis kasi si Pandora ang nakakabating sa eksena. Mas masakit yan. Oh, may instant na knock-up din kasi. So, ang pinaka-gusto mangyari ngayon ng Bren is magkasabay yung knock-up from Paquito and even the Shadow Strike yung Terrify nung Valentina. Kapag ka na-kompleto nila yung formula na yon at i-seal ng Luminam Blast, yun yung pinaka-play na perfect against Blacklist. Now, for Blacklist, again, pwedeng may vision from Edward at dumiretso na si Oheb with those free hits. Eto na naman tayo sa Lord Fight na inaabangan ng lahat. Malalim yung minion wave doon sa may bottom lane. Medyo malayo yung dalawang players natin. Edward ay nandoon pa rin. Grabe yung damage output dito ni Few. Sakit eh, no? Idol ng mga kids. Idol ng mga kids. Matik na yan talaga. Hindi niya talaga binibigyan ng chance si Wise na lumapit at sumilip man lang doon sa Lord. And pinupull lang to ni Kyle Easy, hinuhold nila yung Lord Dance na sila yung makakapag-decide kung ano yung magiging takbo ng mismong laban. Dalawang XP laners away from the fight, pero mukhang itutuloy ata ng Bren. Hindi naman ginagawa ni Few dito. Tinatanggal niya lang yung buhay ni Wise para mawala na sila ng confidence dito na mag-contest. At ito na yung Blacklist International. Kung papansinin mo, merong advance na ginagawa. Pero dahil doon, yung Luminam Blast sinamaan si Omay Venus. Pandora na sa likod! Nakapwesto sa likod. Andito yung mga sapak. Iikot sila. Pero mas na-secure ng Ready Esports yung Lord. Ang call nila dito ay si Edward na naiwan sa gitna. May conceal play para mapabilis yung takbo. Pero si Edward naman nakatranscendence. Teka lang, may matatap yata. Ay, naku po, naku po. Aabutan pa nga ba? Hindi naaabot. Compromise. Ngayon, compromise yung posisyon ng side ng Bren Esports, ha. Pwede silang mahuli dito kung meron mang circling eagle na ibabato si Omay Venus. Buhay Edward pa buhay pa rin. Nakaiwan. Compromise talaga! Si Galtizi, tsaka Supermarco, medyo delikado. Meron Luminum Blast. Luminum Blast! Si Few nakapwesto. Immortality pa para sa dalawang miyembro ng Blacklist International. Ngayon, nakabuli na sila. Si Wise makawas na. Immortality pop na naman. Yung Lord buhay pa. Si Oim tumatakbo. Haabulin pa ni Kyle. Dalawa yung de-defensa. Kaya, Winter Traction Play ang gagawin niya. Buying some time. Yung Lord! Immortality. Yung Lord! Immortality. Bren Esports. May Lord sila. Palakas. Lang ng palakas. Bren Esports. Stopping Blacklist International from securing the playoffs spot. Hindi pe pwedeng. Kayo lang ay may panalo sa amin ng regular season. Babawi at babawi kami. Bren Esports, compared doon sa game or sa unang pagtatagpo nila dito sa ating regular season, ladies and gentlemen, this is a different Bren Esports. Oh, and Bren Esports, teamwork yung nakita natin doon sa last team fight. Supermarco yung pinocus fire ng Blacklist International. Sabi dito na